Join us Kitchen Vlog at ngayong araw ay gagawa tayo ng masarap na ubi cake with makapuno. Kaya tara, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ito ginawa. Mga kakusina, ang una natin gagawin ay ipipreheat muna natin ang ating oven sa 160 degrees Celsius. At ire-ready na rin natin ang ating baking pan. Nalagyan ko na ito ng oil at lalagyan natin ito ngayon ng parchment paper. Ayan. Mga kusina, ngayon naman ay pagsasama-samahin natin ang ating mga dry ingredients. Uunahin natin ang flour. Sasalain muna natin itong mga kusina. Ayan. At ang isusunod natin ay ang ating baking powder. At isasama na rin natin ang ating salt and sugar. Imimix lang natin itong maigi mga kusina at isaset aside natin ito. At ngayon naman mga kusina ay pagsasama-samahin natin ang ating mga wet ingredients. Uunahin natin ang ating oil, milk, at ang ating ube halaya. At maglalagay din tayo dito ng ube flavoring. Ayan. At imimix natin ito mga kusina. Ito na mga kusina, ready na ang ating wet ingredients. Isaset aside lang natin ito at gagawin naman natin ang ating meringue. Ngayon naman mga kusina, igagawin natin ang ating meringue. Pabubulain lang natin ito bago natin ilagay ang ating vinegar. Pwede na natin ilagay ang ating vinegar. Pwede rin kayong gumamit ng cream of tartar or lemon juice kung ano po yung available sa inyong bahay. Imimix lang po natin ito hanggang sa maging sophit. At ngayon naman ay ilalagay natin ang ating sugar. Unti-unti lang po ang paglagay natin mga kusina. Scrape lang po natin ang gilid mga kusina para masigurado natin na wala itong bubuong sugar sa gilid at saka sa pinakailalim nito. At tuloy-tuloy lang po natin itong imimix hanggang sa maging stiff peak po siya. Ngayon naman mga kusina, paghahaluin natin ang ating dry ingredients at ang ating wet ingredients. Unti-unti lang paglagay ng ating dry ingredients mga kusina. Mga kusina, ngayon naman ihahalo natin ang ating meringue sa ating cake mixture. Ipo-fold lang natin ito. Make sure mga kusina na hindi natin ito ma-overmix. Yan, fold lang po mga kusina. At saka unti-unti lang po ang paglagay ng ating meringue.
Ayan ang mga kusina, ibibake na natin ang ating chiffon. Tatakali lang natin. Ito maglalagay lang tayo ng 2 cups ng cake batter sa ating baking pan. Ayan. At ganun din dito sa kabilang pan. Bali, ibibake lang natin ito mga kusina ng 20 to 25 minutes. Ito na mga kusina, luto na ang ating ubi cake. At ito naman ihahanguin natin at palalamigin bago natin ito lagyan ng frosting. Mga kusina, tatanggalin na natin sa baking pan ang ating cake. Ayan. Ayan mga kusina, maglalagay lang tayo ng parchment paper sa ibabaw at babaligtarin natin ito. Tatanggalin natin ito parchment paper sa ilalim. Ayan. At ngayon naman mga kusina, ilalagay muna natin ito sa ref for 20 minutes. At habang nasa ref ito, gagawa naman tayo ng frosting. Mga kusina, ang una natin gagawin ay imimix muna natin ang ating cream cheese. At ngayon naman, ilalagay natin ang ating sugar. Unti-unti lang ang paglalagay natin mga kakusina. At pwede na rin natin ilagay ang ating vanilla syrup. Ngayon naman mga kusina, ilalagay natin ang ating heavy cream. Yan, at imimix lang ulit natin. Ito na mga kusina, tapos ng ating cream cheese frosting. Bali, ang ginawa ko ay runny. Depende sa inyo kung thick or runny na cream cheese frosting ang inyong gagawin. At ngayon ay umpisa na natin ang ating pagdedress.
Ito na mga kusina, tapos natin i-dress ang ating ubi cake. At ngayon naman, ilalagyan natin ito ng makapuno. Yan, ito po yung yung magdadagdag linamnam sa ating ubi cake. Eto na mga kusina, ngayon naman ay titikman na natin ang ating ubi cake with makapuno. Kaya ano pang hinihintay nyo, samahan nyo na ako tikman ang niluto ng aking asawa. Ito na mga kusina, titikman na nga natin ang ating ubi makapuno. Maraming salamat mga kusina sa pagsubaybay nyo sa amin. At kung bago lang po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share and subscribe at pindutin nyo na rin po ang bell button para lagi updated sa aming susunod na recipe. Thank you for watching! Bye!